Naglakbay si Celeste. Ang sikat, kwela, at napakagandang artista sa isang pagbabakasyon sa loob ng isang luxury cruise ship. Matagal na rin niyang pinapangarap ang magpahinga mula sa mahirap na schedule ng kanyang showbiz career. Isinara niya ang pinto ng kanyang opisina at may ngiti sa kanyang labi. Nagpaalam siya sa kanyang manager na si Vince. "Sir Vince, magpapahinga po muna ako saglit ha. Gusto kong mag-enjoy naman at mawala sa sibilisasyon ng showbiz. Alam ko naman na kaya mo ang lahat dito eh. Babalik ako kapag tapos kong magbakasyon, hindi po ba?" Nakangiting paalam ni Celeste sa kanyang manager. Tumango naman ito at parang wala nang magagawa pa sa kanyang alaga. "Sige Celeste, basta't mag-iingat ka sa paglalakbay mo ha. Siguraduhin mo ring makakapag-relax ka ng gusto. At huwag mong isipin ang trabaho. Enjoy mo ang bakasyon mo. Ako na ang bahala sa mga fans mo at mga proseso habang wala ka dito. Deserve mo ring magpahinga matapos kang maging successful sa halos 10 projects mo. I'm so proud of you, Celeste." Napangiti naman si Celeste at napayakap sa kanyang manager. "Salamat po, Sir Vince. Hindi ko rin po magagawa ang lahat ng ito kung wala po ang tulong nyo. Hindi po ako magiging successful sa buhay kung wala kayo." Buong pasasalamat na sabi ni Celeste. Matapos ang munti nilang pag-uusap, ay naghanda na si Celeste ng kanyang mga gamit na dadalhin at gagamitin sa kanyang pagbabakasyon. Nakarating si Celeste sa isang cruise ship at masayang naglakad sa paligid. Nagsimula siyang makipagkaibigan sa iba pang mga pasahero. Foreigner man o local, ay pinapansin niya ang mga ito. Nakakalimutan niya ang lahat ng kanyang showbiz persona at masinahayaan ang sariling maging masaya at makapag-relax. Subalit sa kanyang pagsasaya at pagpapahinga, ay naganap ang hindi inaasahang pangyayari sa cruise. Agad na tahimik ang lahat ng magsalita ang kapitan ng barko. "Attention all passengers! We have an emergency. A strong wave occurred and several lifeboats were lost due to the strong incident. Please stay calm and be prepared for the possible transfer to rescue ships." Napansin naman ni Celeste na nagkakagulo ang ilang mga pasahero sa cruise. Kaya't nilapitan nito ni Celeste at pinakalma ang mga ito. "Kumalma lang po kayo. Mas lalo pong lalala ang sitwasyon kung magpapanik po ang mga tao sa loob ng cruise." Pagsasalita ni Celeste sa isang pasaherong katabi niya. Dahil sa masamang panahon, ay bigla na lamang nagkaroon ng malakas na alon at kinakailangang ilipat ang mga pasahero sa mga rescue ship. Sinabayan pa ito ng napakalakas na buhos ng ulan. "Ma'am Celeste, sumakay na po kayo," sigaw ng isang staff at inalalayan siyang mailipat. Sa kalagitnaan ng paglilipat, biglang humampas ang napakalakas at napakalaking alon kaya't naaksidente si Celeste at napadpad sa malalim at madilim na dagat. Nawala siya sa paningin ng lahat at sinusubukang umahon ng dalaga. Ngunit sinasabayan naman ang napakalakas na alon at hindi niya makontrol ang kanyang paglangoy. Panay siya pagsigaw para humingi ng tulong. Ngunit sa kanyang pagsisigaw ay nakakainom na lamang siya ng tubig at unti-unti nang nauubusan ng hangin. Wala na siyang makita sa paligid dahil sa dilim at lakas ng ulan. Sinasabayan pa ito ng mga hulog at lakas ng alon. Biglang nakaramdam ng matinding lamig sa katawan si Celeste at hindi niya na maramdaman ang kanyang mga paa. Maya-maya pa ay unti-unti na siyang nawala ng malay at nararamdaman na lamang niya ang paunti-unting paglubog ng kanyang katawan sa malalim na dagat. Naging balita ang aksidente sa cruise ship at naging malaking isyu ang pagkawala ni Celeste. Naging madamdami ng mga pahayag sa social media sa posibleng pagkamatay ng mahal na artista dahil hindi na nila natagpuan ang katawan ng artista. "Sana naman hindi totoo ang balita ngayon. Mahal na mahal namin si Celeste. Hinding-hindi namin siya kakalimutan." Pagsasalita ng isang fan ni Celeste. "Si Celeste ang inspirasyon ko sa buhay. Hindi pwedeng mawala siya." Umiiyak na sabi naman ang isa pang tagahanga ni Celeste. Hindi lang ang mga fans ang nagdadalamhati, pati na rin ang mga kaibigan at kapwa-artista niya. "Hindi ko kaya ito pare, bakit si Celeste pa?" Umiiling na sabi ng kaibigan ni Celeste. "Sana naman ay mahanap siya ng ligtas." Kaibigang artista rin ng dalaga.
Ay nako, buti na nga at wala na siya. Para naman hindi lang mapupunta sa kanya ang lahat ng projects. Nandito pa naman tayo eh. At marami pa tayong mga ibang artista. Kapag nandito si Celeste, halos lahat ng projects ay inaangkin niya na. Kaya hindi tayo masyadong napapansin ng iba eh. Pagsasalita ni Leslie, isang artista rin pero ayaw na ayaw niya si Celeste dahil naiinggit siya sa sikat na dalaga. Huwag ka naman ganyan, Leslie. Kahit ganoon si Celeste, kapwa-artista pa rin natin siya. Pagsasalita ng isa pang artista. Habang nag-uusap ang ilang artista, ay biglang lumapit si Sir Vince, ang manager ni Celeste. Anong sabi mo, Leslie? Kaya mo lang nasasabi ang mga bagay na yan kasi naiinggit ka kay Celeste. Alam naman nating lahat na magaling na artista si Celeste. Huwag kang puro sasat yan. Ipakita mo kung anong kaya mo sa industriya at huwag mong sisirain ang kapwa-artista mo. Seryosong saad ni Sir Vince, kahit natahimik na lamang ang lahat ng tao sa silid. Natahimik naman si Leslie at iritang yumuko na lamang ito. Imbis na maawa kayo sa kapwa niyo artista, eh pinagsasalitaan niyo pa ng hindi maganda. Wala pang balita sa pag-aanap sa katawan ni Celeste, kahit huwag kayong magsalita na parang patay na ang tao. Matapos yung sabihin ni Sir Vince, ay lumabas na ito at iniwan ang tahimik na silid. Kahit pamilya at mga kamag-anak ni Celeste, ay nalulungkot at nag-aalala sa nangyari. Puno sila ng pagdarasal at pag-asa na makikita pang muli ang dalaga. Subalit sa kabila ng lahat ng pag-aalala at pagdarasal, wala silang kaalam-alam na buhay pa pala si Celeste at nakasurvive ito. Nakaramdam si Celeste ng magaspang na bagay na hinihigaan niya at rinig na rinig niya ang alo ng dagat. Unti-unti niyang binubuksan ang kanyang mga mata at una niyang nakita ay ang isang hindi pamilyar na lalaki na nag-aalalang nakatingin sa kanya. Nasaan ako? Anong nangyari? Mahinang tanong ni Celeste habang nililibot ang kanyang paningin sa paligid. Are you okay, miss? I thought you were dead. I saw you floating in the ocean. And I guess you're one of the passengers in my ship. Seryosong sabi ng mistisong binata. Kahit kumunod ang noo ni Celeste at dahan-dahang bumangon habang inaalalayan siya ng binata. Nagising si Celeste sa isang isla na hindi niya kilala at kasama niya ang isang foreigner na binata na hindi niya rin kilala. Are you the captain of that ship? Where are we? Nag-aalalang tanong ni Celeste. Yes, I am Captain Jack and I'm not really sure about where we are located right now. We landed in this virgin island that I am not familiar with. I'm sorry for what happened. Biglang lumakas ang tibok ng puso ni Celeste at hindi na alam ang gagawin. Iniisip niya kung papaano na, sapagkat kailangan pa naman niyang bumalik sa Pilipinas para sa kanyang karir. Don't worry, I got you okay. I know some survival tips and I can assure you that someone will find us soon here. By the way, what's your name, miss? Pagsasalita ng binata, pero naiyak na lamang sa Celeste at saka humagulgol. Sina mami at daddy, pati na rin ang mga kapatid ko. Paniguradong nag-aalala na sila sa akin. Nahako rin ako sa manager ko na babalik ako kaagad. Anong gagawin ko? Umiiyak na sabi ni Celeste. Kumunot naman ang noon ng binata at parang hindi siya naiintindihan. I'm Celeste and I want to go home na. I'm sure my family's are worried to me right now. I have to go home as soon as possible. Natataranta ng sabi ng dalaga. Kahit natawa na lamang ang binatang kapitan at pinakalma siya. Okay, okay. I know you are worried right now, but we have to stay calm since no one is here to help us. Let us help each other to survive so that we can go back to our home safe and sound. Is it okay? Kalmadong sabi nito, kahit napatungo na lamang si Celeste at marahang pinunasan ang kanyang mga luha. Sa kabila ng takot at pagkalinlangan, ay pinilit niyang mamuhay sa islang iyon. Naging sakripisyo ang bawat araw. Ngunit unti-unting natutunan niyang mas ma-appreciate ang buhay at mas maging totoo sa kanyang sarili. Kailangan niya pa rin magpasalamat dahil buhay siya at humihinga pa. Sa Pilipinas, nagpatuloy ang paghahanap kay Celeste. Ngunit habang ang iba ay sumuko na sa pag-asang mahahanap pa siya, may isa pang taong hindi nag-give up sa kanya. Sa isang interview, ay nagsalita ang manager ni Celeste na Sir Vince.
Oo, sikat si Celeste. Ngunit higit pa roon, siya ay napakabuting tao. Naging inspirasyon siya sa marami. At kahit anong mangyari, hindi ko siya pababayaan. Habang tumatagal, ay unti-unting nawawala ng pag-asa ang ilang mga tao sa Pilipinas patungkol sa paghahanap kay Celeste. Ang iba ay natanggap na nga na wala na ang dalaga. At ang iba naman ay dinadaan na lamang sa limot ang lungkot at bighati na kanilang nararamdaman. Habang tumatagal, ay umiingay na rin ang pangalan ng isang artista na si Leslie at parang ito ang pumalit sa pwesto ni Celeste. Hindi ito nagustuhan ng manager na si Vince, ngunit wala siyang magagawa dahil hindi pa nahahanap ang kanyang alaga. Sa ilalim ng malawak na kalangitan at sa tabing dagat ng isang napakagandang isla, patuloy na naglalakbay ang magkaibigan na ngayon na si Celeste at Captain Jack. Habang tumatagal, mas lalo silang nagiging malapit sa isa't isa. Naging magkakampi sila sa bawat pagsubok at nagbigay buhay sa isa't isa sa kabila ng mga paghihirap. Minsan pa nga ay tinuturuan ni Celeste ang binatang Amerikano na magtagalog at mabilis rin naman itong natuto. Bakit ba Jack ang pangalan mo? Idol ba ng mami mo si Captain Jack Sparrow? Tanong ni Celeste. Celeste, you have such a unique way of seeing things. You never fail to make me smile. Natatawang tugon ng binata. Dumating ang mga pagkakataon na masayang-masaya ang dalawa. Nagsasalo sila sa mga masayang alaala at natutunan nilang tanggapin ang bawat isa sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Captain Jack, napapansin ko habang tumatagal ay nagmumukha ka ng si Brad Pitt. Ang swerte ko naman may Brad Pitt na ako kasama sa islang ito. Natatawang sabi ni Celeste at ganoon rin ang binata. Seriously? I don't think I can match the charm of Brad Pitt, but I appreciate the comparison. Nakapikit at natatawang sagot ng binata habang gumagawa na ngayon ng apoy upang maramdaman rin nila ang katamtamang init sa malamig na gabi sa isla. Sa gitna ng kanilang pagtatawanan at mga pabirong-biruan, naging inspirasyon si Celeste sa kabayaniya ni Captain Jack. Hindi lang siya isang kapitan, kung hindi isang mabuting tao na handang magsakripisyo para sa iba. Kasalukuyan na sila ngayong nakaharap sa malawak na dagat na parang may kumikinang na tubig dala ng ilaw ng napakalaking buwan sa kalangitan. Captain Jack, salamat sa lahat ng tulong mo sa akin ha. Hindi ko alam kung paanong mababayaran ang kabutihang loob mo sa akin. Napalingon naman ang binata kay Celeste at ngumiti. Celeste, your friendship and positivity are more than enough. You brought so much joy to this challenging situation. Kaya nga hindi ko nararamdaman ng pagod at takot sa sitwasyon natin ngayon eh. Dahil nandito ka, binigyan mo ko ng pag-asang makasurvive sa bawat araw. Islang at puno ng katotohanan ang sabi ng kapitan, kahit napangiti na lamang ng kay ganda ang dalaga. Kahit na sa kabila ng mga masasayang sandali, hindi rin nila inuurungan ang mga pagsubok at hamon na kanilang kinakaharap. Celeste, our food supply is running low. We need to find a way to get more food. Wika ng kapitan, kahit nag-aalala si Celeste. O paano na yan? Anong gagawin natin? Ayoko pa namang mamatay. Seryosong sabi nito. Kahit napahalakhak na lamang sa tawa ang binatang kapitan. We're not going to die, Celeste. Maghahanap lang tayo ng pagkain. Tapos nun okay na. Huminga ng malalim ang dalaga. Nasa gitna na sila ngayon ng gubat at naghahanap ng pagkain. Ayaw sana ng binata na isama sa Celeste, ngunit natatakot rin ang dalaga na maiwang mag-isa sa dalampasigan. Kahit nagpumilit siyang sumama na lamang sa binata sa paghahanap ng pagkain. Mahigpit ang hawak ni Celeste sa braso ng binata, habang kasalukuyan silang naghahanap ng pagkain. Wala bang ahas dito? O di kaya iguana? Baka mamay hindi natin alam na may kobra na palang nakasunod sa likod natin. Natatakot talaga ako, pagsasalita ni Celeste, kahit natawa na lamang ang binata. Habang sila ay naghahanap, ay bigla na lamang napasigaw si Celeste, nang maramdaman niyang parang may kumakagat at ang katikati ng likuran niya. Aray, parang may gumagapang sa likuran ko. Ang kate, naiiyak na sabi ni Celeste. Take off your clothes, Celeste. Turo ni Jack, kahit tumaas ang kilay ng dalaga. What? Are you crazy? Wala akong ibang damit. Gulat na sabi nito. Just follow what I've said. Napapikit na lamang si Celeste
at sinunod ang utos ni Jack at agad niyang hinubad ang kanyang damit. Natakot na lamang si Celeste nang makitang ang dami na palang insekto sa loob ng kanyang damit na siyang kumakagat sa likuran niya. Akala ko ay mamamatay na ako, umiiyak na sabi ng dalaga, kaya't mahinang natawa ang binata. Napansin ni Celeste na hinubad na rin ni Jack ang kanyang t-shirt at inilahad ito sa kanya. "Here, ikaw na lang ang magsuot ng t-shirt ko." Tinanggap ito ni Celeste at agad na sinuot. Napalunok naman ang dalaga nang makita ang napakamacho at napakagandang katawan ng binata. "Para akong nauhaw bigla ah," bulong ni Celeste sa sarili at narinig naman ito ng binata. "Ha? Are you thirsty? Gusto mong bumalik na muna tayo sa dalampasigan?" Nag-aalalang tanong ng kapitan. Kahit umiling na lamang sa Celeste. "Hindi na. Mag-continue na lang tayo sa paghahanap ng pagkain." Pagsasalita ni Celeste. Habang nakakunot naman ang noon ng binata na parang hindi siya naiintindihan. Nagpatuloy sila sa paghahanap at may nadala na nga silang pagkain na ikinatuwa naman nilang pareho. "See? Walang imposible kapag nagtutulungan." Masayang sabi ni Celeste. Nagad rin namang tinanguan ng binatang kapitan. Sa paglipas ng mga araw, patuloy ang kanilang paglalakbay sa paghahanap ng tulong at paraan upang mabuhay. Nagtaguyod sila si isa sa mga panoong masakit at mahirap. Sa bawat pagkakataon na kinakapan si Celeste, nararamdaman niya ang lakas ng loob mula kay Captain Jack. Naging boses ng pag-asa niya ang kaibigang ito at laging handang magbigay ng inspirasyon sa kabila ng mga pagsubok. Unti-unting gumagaan ang kanilang pagsasamahan. Hanggang sa isang gabi, ay seryoso silang nagkausap habang nakahiga at nakasilip sa magandang bituin sa kalangitan. "Anong araw na kaya ngayon, no? Hinahanap pa kaya tayo ng mga mahal natin sa buhay? What if hindi na tayo mahanap, Jack?" Sunod-sunod na tanong ni Celeste. "Gusto mo ba talagang umalis sa islang ito, Celeste?" Tanong bigla ni Jack. Kaya't natigilan ang dalaga at napaisip. "Honestly, habang tumatagal, ay nagugustuhan ko na dito. Masasarap ang pagkain natin dito at natural. At isa pa ay napakamasustansya at napaka-unlimited rin ng view. Masarap ang hangin at napakasarap mamuhay ng simple. And also, seeing you here on this beautiful island, it feels like heaven to me." Nakangiting sabi ni Celeste. "Kahit natatakot ako na anytime may mahanap tayo dito. And that means, babalik ka na sa pagiging artista mo. At ako rin, babalik na ako sa dating boring ko na buhay. That's why I don't know if gusto ko pa bang umalis dito sa islang ito." Seryosong dagdag ni Jack. Sandali silang natahimik lalo na si Celeste. Kahit napansin niyo ng binata. "Are you okay? Bakit natahimik ka bigla?" Natatawang sabi nito. Nagad rin namang inilingan ng dalaga. "Wala. Naisip ko rin bigla ang sinabi mo. Warip nga bumalik na tayo sa dati nating buhay. Magkakahiwalay na tayo ng landas pag ganon, Jack." Wika naman ni Celeste. Kahit nawala ang ngiti ng binata. At seryoso lang na nakatingin sa mga mata ni Celeste. "Are you willing to be here with me forever? Mabubuhay rin naman tayo dito eh. Baka makabuo pa tayo ng pamilya dito na masaya." Natawa na lamang si Celeste sa sinabi ng binata. "Are you crazy?" Malakak na tawa ni Celeste at ganoon rin ang binata. "No, seriously. Sana kapag nahanap na tayo at bumalik na tayo sa dati nating buhay, sana hindi natin makalimutan ang isa't isa. And I promise, hanapin kita, Celeste, at magkikita tayong muli sa normal nating buhay." Ngumiti naman si Celeste sa sinabi ni Jack at saka ito tumango. "Promise, I will never forget this unexpected an amazing journey of us on this island." Sabay silang napangiti at sa gabing iyon ay puno sila ng kwentuhan hanggang sa sila ay makatulog na nga. Kinaumagahan ay masayang kumain ang dalawa ng kanilang almusal at nang matapos silang kumain ay biglang kinarga si Celeste ni Jack kahit napahiyaw na lamang ang dalaga. Maya-maya ay binitawan si Celeste ni Jack sa dagat kahit basang-basa na ito. "Hoy, ang unfair mo, Jack. Basang-basa na ako, oh." Natatawang sabi ni Celeste. Kahit mabilis niyang tinapunan ng tubig ang binata. Kahit nabasa na rin ito. Masaya silang naligo sa dagat na parabang walang pinuproblema.
Naghahabulan at nagsisigawan sa tuwa. Maya-maya sa kanilang tuwaan, ay napansin na lamang nila na malapit na pala sila si Sitsa. Pero hindi nila inaasahan na bigla na lamang merong dumating na barko at unti-unti na itong papalapit sa kanila. Napatingin na lamang sila sa barkong iyon at maya-maya nagsalita na nga itong siya. Isang rescue ship? Mukhang natagpuan na nga nila tayo. Seryosong sambit ni Jack. Narescue na nga silang dalawa at nagpaalam na si Sitsa. Nakabalik na rin sila sa kani-kanilang bansa at talaga namang naging isang malaking balita ito at nagbigay ng ingay sa social media. Di nagtagal ay bumalik na sila sa kani-kanilang mga trabaho. Tuwang-tuwa naman ang mga tao nang muling masilayan ang kanilang iniidolong artista. Masaya rin naman si Celeste dahil nakabalik na siya sa kanyang pamilya at muling makapagbibigay ng kasiyahan sa mga tao. Pero sa kabila ng lahat ng ngayon, ay mayroong lungkot na natatago sa kanyang puso dahil sobrang namimiss niya ang kapitan na si Jack. Bumalik na nga ang dating lakas ng karir ni Celeste. Marami na namang project na sa kanya'y dumarating. Habang itong si Leslie naman ay muling bumaba ang kasikatan. Sa madaling salita, ay natabunan na naman siya ni Celeste. Kaya naman sobra-sobra ang kanyang hinanakit at inggit sa dalaga. Lumipas ang isang taon at masyadong naging busy itong si Celeste. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang balita sa binatang si Jack na minahalat na kasama niya sa isla. Hanggang sa isang araw ay hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari. Ginawang movie ang karanasang nangyari kay Celeste sa barko maging ang mga ginawa niya sa isla upang makasurvive. Dahil nga artista siya, ay siya na rin ang gumanap ng kanyang karakter. Inaasahan naman niya na isang artista rin ang gaganap sa karakter nitong si Jack. Pero laking gulat na lamang niya nang makita ang binata sa kanilang set. Sapagkat ito mismo ang gaganap ng karakter niya bilang Jack. Silang dalawa mismo ang gaganap sa kanilang naranasan sa barko at sa kanilang naging journey sa isla. Kaya naman dahil doon ay walang mapagsidlan sa sobrang tuwa itong dalaga. Pati na rin ang binatang kapitan na si Jack. Sa pagtatapos ng lahat ng kanilang shooting, ay naisagawa nga ng maayos ang kanilang movie. Hanggang sa hindi na nga sinayang ni Jack ang pagkakataon. Nag-propose na siya sa dalaga at wala nang ligaw-ligaw pa. Kung kaya't agad namang tinanggap ng dalaga ang proposal ng binata. Sapagkat silang dalawa ay talaga namang nagkakaintindihan at labis na nagkakaunawaan. Hindi nagtagal ay kinasal ang dalawa. Nagkaroon ng mga anak at nagkaroon ng simpleng buhay sa isang isla. Kapitan pa rin itong si Jack at artista pa rin naman itong si Celeste. Pero ngayon ay mas magaan na ang kanyang buhay sapagkat katuwang na nila ang isa't isa kasama ng kanilang tatlong mga anak. Minsan sa buhay ay makikilala natin ang isang tao na hindi natin inaasahan. Taong magbibigay sa atin ng lakas ng loob, pag-asa at kasiyahan sa ating mga puso. Kahit huwag na huwag mawawala ng pag-asa, sapagkat darating ang oras, ay mahanap din natin ang taong nakalaan talaga para sa atin.